po mga kababayan, yan na tayo po ay mag-reaction ng isang video at kuminto po. Kunting paliwanag ng mga kababayan. Alam nyo kasi mga kababayan, marami pa tayo sa ating mga Pilipino na talagang ang gusto ay magkaroon ng digmaan o labanan ang bansa. Alam naman natin ang isang digmaan ay talagang napakahirap po yan. Alam naman natin na sa digmaan ay talagang walang nananalo. Hindi porket namatay yung kalaban, ibig sabihin panalo na sila. Hindi po yan totoo. Kasi alam naman po natin na kapag nagkaroon ng labanan, lalong-lalo na po ngayon ang sitwasyon natin ngayon sa Philippines, sa agawan, sa teritoryo ng China at ng Pilipinas, na talagang medyo ano po ngayon, mahigpit na usapin. Pagkakaroon ng mga tensyon ang ating mga kasundaluhan sa hukbong pandagat kontra sa hukbong dagat ng China. Siguro naman po napapanood sa balita kung ano talaga ang totoong nangyayari. Lalong-lalo pa ho ngayon may napanood ko po yung video ni Manong Sim, Amy Marcos, na ito nga po talagang lalo ng China ay talagang nakakatakot ang mga kababayan. Alam naman natin kung gaano kalakas ang China. Kasi marami tayong mga kababayan Pilipino na bagay gustong-gusto ng palagan ng China. Alam nyo, kayo ng mga gustong makipaglaban sa China. Kayo po'y mag-isip. Bakit? Sa palagay nyo ba? Kasi kaya malakas ang lulo kasi nandyan ang Amerika para sa atin. Diyan po kayo nagkakamali. Alam naman po natin na Amerika ay isa hong traidor kahit noon pa. Diyan po. Kaya hindi po natin masasabi na tutulungan po nila tayo. Nandyan po sila para sa kanilang pansariling interest lamang. Kaya sa mga nagnanamis na palagan ng China, kung isip-isip po kayo. Pero yung panuhulin po muna natin itong kay Senadora Amy Marcos, kung ano po masasabi nyo. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talagang maintang ulo nila. E natatakot talaga ako habang umiinit dyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ni-nervous kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kaya-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano pang klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga bombing missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 ha? Hindi biru-biru yun. Yun. Siguro naman ko na pakinggan nyo yung pahayag ni Senadora Marcos patungkol ako dito sa plano ng China. Kita nyo mga kababayan, 25 hypersonic missile nakatutok sa Pilipinas. At yun nga ho daw kayang presidadora ay hindi ko kaya sa lagay po haramin ng tinatawag na Iron Dome o yung pangsalag ng mga missile. Kahit anong daw kung gawin ay makakalusot at makakalusot ho ka rin hypersonic missile ho ka rin. At ang tatamaan daw ho nga niya ay talagang durog. Kita nyo naman kung gaano kalaki ang China at gaano kaliit ang Pilipinas. Hindi naman yung sa minamaliit ko ang Pilipinas. Mas malakas lang po talaga ang China. Hindi na uuso ngayon yung sinatawag na battle of Vietnam. Hindi na tatalab yun sa ngayon. High-tech na po ngayon. Diba? Kaya sa mga kababayan natin yan na nagnanais at palagan ng China, mag-isip-isip po kayo. Kaya yung pahayag ng mga Duterte at ni Daisara tungkol lang ako dyan sa agawan sa Philippines ay isang matalino kong
public servant yun. Ibig sabihin, matalino siya dahil ayaw niyang mapahamak sa yung mga Pilipino. Alam niyo, sa gera, sa digmaan ng isang bansa sa bansa, ay wala akong nananalo. Lahat po talo. Akala niyo gawin pag nagkagera at tinatake tayo ng China, akala niyo gawin ang ating pangulo. Hindi siya, siya makikipaglaban at aharap sa digmaan. Diyan mo kayo nagkaraman yun. Ang ating pangulo ay kauna-unahang magtataan at ililigtas ng ating mga kasundan. Diba? Malamang sa malamang ba kaya ni pag nagkataon na magkagera dito sa Pilipinas ang ating pangulo, palipad niya ng Hawaii, diba? Para doon magtago. Para ma-safe yung kanilang pamilya. Sino kung mga kawawa, di ba? Yung mga ordinary, yung mga Pilipino. Napasasabihin nyo, katulad ng nangyayari ngayon sa Russia at saka sa Ukraine, hindi nasasakot pa yung Ukraine, hindi natatalo. Sino may sabi sa inyo? Sino makumbansa ang lugmok na lugmok ngayon? Di ba Ukraine? Ang Russia, parang, nangyayari. Maunglad pa rin ang Russia, kahit anong gawin ng Ukraine, di ba? At saka kung sino ang pinakatotoong talo dito, di ba? Yung mga mamamayan, yung mga ordinaryong tao, yung mga pamilya ng mga sundalong namatay, na mga naulila dahil sa digmaan. Kasi noong kawawa talaga, di ba yung mga ordinaryo, hindi yung ating mga officials na matataas ngayon, kasi sila lamang akala natin sila magtatanggol sa atin. Sila ang magpapahamak sa ating pag nagkataon dahil sa pag-uudyok nila para may paglaban sa China. Pinakatutuong kawawa at pinakatutuong talo dito ay tayo mga ordinaryong tao na walang kalaban-laban. Diba? Eh sila, katulad ng ating Pangulo, malamang sa malamang inap, nakapaligid yan ng mga kasundaluhan para siya ipagtanggol at isave. Eh tayo mga ordinaryo, saan tayo tatakot pag nilusog tayo ng China? Alam naman na natin na napakalakas ng China. Aasa tayo sa Amerika, na ang Amerika ay alam naman natin na isang traitor ng bansa. At pansariling interest lamang. Kaya nariyan sila. Kunwari tumutulo. Pero pagdating sa kalagitnaan, ilalaglago tayo. Noon pa, sa panahon pa ni Marcos Sr. Digero, sino nagkalulo? Di ba? Di ba ang Amerika nakipag-alyansa sa mga nilawan at sa mga oligarko? Di ba? Para mapatalsik si Pangulong Marcos Sr. Amerika, may pakananan, di ba? Tapos ngayon, ngayon may pag-alyansa ulit sa Amerika na isang traitor na bansa. Kaya talagang wala. Kaya hindi ho solution ng digmaan para sa kalayaan ng isang bansa o para sa katahimikan ng isang bansa. Kaya mas maganda ho mag-pray na lang ho tayo para sa totoong matahimik at mapayapang bansa. Maraming salamat. God bless po.